Good day mga kahabi. Ngayon nga may sasagutin tayo isang tanong ng isang kahabi natin from Facebook. So ito nga yung tanong niya mga kahabi, kung paano ba mapanatiling healthy or mapatibay yung mga breeders natin before and during and after breeding. So ito, sagutin natin mga kahabi. Pilitin ko paiksiin base sa sarili kong experience at opinion. Pwede nyo pong i-adapt, pwedeng hindi. So yun lang mga kahabi. So umpisa mga kahabi, ito example ko na lang itong isang newly pair natin. So first time natin mag-breed nitong pairing na to dito, kasi na-acquire natin itong hen siguro mga 4 months ago, and then itong cock siguro 2 months ago, 2 to 3 months ago. Usually kapag may bagong dating ako na ibon mga kahabi, meron akong quarantine section na tinatawag. Diyan ko inihiwalay muna yung mga ibon. Kung makikita nyo, lalo kapag may sakit, nako po, huwag nyo ipapasok sa loft nyo. Madadama yung mga matitinong ibon nyo kung sakasakaling hindi sila immune sa ganong bakterya. Ngayon, first 2 days siguro pagpapahingayin ko, re-recover ko ng konti, especially kung galing sa malayong biyahe. And then, mag-start na ako ng preventive medication na ginagawa ko. So, naniniwala kasi ako sa preventive medication. So, kahit hindi ko pa siya gagamitin for breeding, basta bagong dating yung ibon, ganito ang ginagawa ko. I-share ko lang sa inyo mga kahabi. Unang araw, pahinga. Second day, usually pahinga pa rin. Depende sa ibon, obserbahan nyo kung kaya niya na. Kasi kailangan healthy rin yung ibon na dadaan sa preventive medication dahil madugo-dugo yung antibiotics na gagamitin natin. Hindi pa dito kasama yung sa vaccines. Gagawin lang natin mga kahabi. Unang araw ko ng preventive medication, paligo, first bath. Pwede kang gumamit ng malatayon or kahit anong pampaligo ng manok, ng washout. Ako, ginagamit ko washout din, tsaka malatayon. Meron pang iba yung mga, hindi ko na alam kung ano yung, zero mite ba yun, ganun. Tapos, after nun mga kahabi, magdideworm tayo kinabukasan. And then, after nun, konting pahinga, pwede kayo magbigay ng probiotics, glucose, or electrolytes. Tapos, doon na sila dadaan sa madugong antibiotics. So, preventive medication ko, nagbibigay ako at least 3 days. Isang prevention for canker, for upper respiratory and lower respiratory. Basta yung mga pang-respiratory na antibiotics, tinitira natin sila. And then, after nun, mga kahabi, ika 12 or 13, 14 day nun, pwede kayong mag-force bath ulit kung nakikita nyo pa yung ibon na may mga buhay na kuto pa rin sa ano, may buhay na anip pa rin sa pakpak nila, sa balahibo nila. Or kung wala naman, pwede na kayong mag self-bath na lang. Ako usually gano'n na lang. Pinapa-self-bath ko na lang sila. And then kinabukasan nun, i-deworm ko. And then after nun mga kahabi, konting recover. Siyempre, try natin ang mga probiotics, yung makakapag-recover ng mga good bacteria na nawala sa kanila dahil sa antibiotics. Pwede rin kayong gumamit mga kahabi ng mga liver tonics. Ayan, sa produkto na Rakdav, that's Liverator. Pwede kayong gumamit nun kasi para mas mapanatiling healthy yung liver nila, yung internal organs nila. At the same time, kapag magbibigay kayo, mag-administer kayo ng mga bagong supplements, mas ma-adapt din nila na maayos. At afternoon, sinasama ko na sa stocks kung hindi ko pa gagamitin para mas mapapulbos ko sila. Nagbibigay na lang ako noon once a week, bawang or apple cider or kung ano. Pero I suggest mga kahabi, kung alam nyo